Naniniwala ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na hindi makakaapekto sa kinikita ng Manila Water ang ipatutupad nitong bawas singil sa tubig. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Sheria Antones. Okay? Rafi, magiging epektibo na sa Hunyo ang bagong water rate adjustment na ipatutupad ng Maynila at Manila Water base na rin sa inaprobahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Ang kaibahan lang ng dalawang water concessionaire na ito, ang Manila Water magkakaroon ng pagbaba ng singil sa supply ng tubig sa kanilang mga customer na sumasakop sa East Zone ng Metro Manila na may 23 syudad at munisipalidad. Habang ang sa Maynila naman na nagsusupply ng tubig sa may West Zone ng Mega Manila na may 17 syudad, bahagyang tataas ang singil simula sa susunod na buwan. Ang 4.19% adjustment sa Maynila Water, sabi niya MWSS Chief Regulator Joel Yu, ay base na rin sa inihaing petisyon ng Maynila para sa tariff rate adjustment. 7.52% ang talagang hinihinging inflation rate adjustment ng Maynila sa MWSS para sa taong 2014 at 2015. Gayunman, napagdesisyonan sa MWSS board meeting na tanggalin ang piso na sera o currency exchange rate adjustment, kaya bumaba ito, sabi ni Yu. Ang katumbas nito, Rafi, ang mga kabahayan na kumukonsumo na mahigit 20 cubic meters ng tubig kada buwan, tataas ang singil ng 3 pesos at 30 centavos. Ang nasa 30 cubic meters pataas naman, papalo sa 21 pesos and 56 centavos ang dagdag singil kada buwan, sabi ni Yu. Pero yung mga wala pang 10 cubic meters ng tubig ang konsumo, nasa 5 pesos at 55 centavos daw ang mababawas sa singil kada buwan. Ang Manila Water naman, bababa ang singil ngayong taon na masusundan pa ng dalawa pang pagbaba ng singil sa 2016 at 2017. Ang katumbas daw nito, sabi ni Yu, yung mga nasa 10 cubic meters kada buwan ang konsumo ng tubig, mababawasan ng singil ng 1 peso and 98 centavos. 7 pesos at 32 centavos kada buwan naman daw ang matatapyas sa mga nasa 20 cubic meters ang nagagamit ng tubig kada buwan, habang 14 pesos at 86 centavos kada buwan naman ang mababawas sa singil sa mga bahay na umaabot sa 30 cubic meters ang konsumo ng tubig, sabi ni Yu. Kasunod na ipinalabas na desisyong ito na MWSS ang bahagi ng proseso kung saan ilalathala dapat na Maynila at Manila Water ang mga bago nilang water rate. 15 araw pagkaraan, epektibo na ang bagong water rate na Maynila at Manila Water, sabi ni Yu. Samantala, naniniwala si Yu na walang magiging epekto sa financial status ng Maynila at Manila Water ang rate adjustment na pinagtibay ng MWSS, lalo na anya kung titignan ang financial status ng dalawang concessionaire. Nangako pa nga anya ang Maynila sa MWSS na itutuloy lang nito ang kanilang programa para sa kanilang customers, sabi ni Yu. Samantala, Rafi, inihahanda na raw na MWSS sa pamamagitan ng Office of the Government Corporate Council o OGCC ang iyahain nitong manifestation sa Korte Suprema na humihiling na bigyan linaw kung public utility nga ba o hindi ang Maynila at Manila Water. Kasunod daw kasi sa tanong na ito, ang hihingin din nilang kasagutan sa Korte kalaunan kung dapat ba o hindi na mag-recover ng kanilang taripa o corporate income tax ang Maynila at Manila Water, sabi ni Yu. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sheria Antones.